Yes, Kuya Aaron. Andito po tayo sa Battalion Headquarters ng 14th Infantry Battalion kung saan atin po makakasama ang kanilang commanding officer, Colonel Jaime Fernando Hidalgo. Sir, live po tayo napapakinggan ngayon sa TYMS Aksyon Radio sa dalahang kamatuuran, dalahang kauswagan. Sir, unang tanong ko lang po. Ano po ba sir, saan po bang area of responsibility ng 14th Infantry Battalion na inyong nasasakupan? Ang area ng 14th Infantry Battalion ay sumasakop sa buong lalawigan ng Eastern Samar at isang munisipyo ng Western Samar. Ito yung Marabot Municipality. Sir, matanong ko lang po. Recently po na activities po, sir. Balita po natin, sir, mayroon po tayong encounter na nangyayari na naging pahayag po ng ating kasamahan sa media. At recently, sir, regarding sa na-encounter ni Lieutenant Tayag, sir, ng inyong pong pamuruan. Ang naka-encounter niyan si Lieutenant Dayag, siyang platoon leader ng Charlie Company. Actually, ito yung nangyari kahapon, mga alas 8 ng umaga. Ito ay isang deliberate na operation dahil nagkaroon tayo ng impormasyon galing sa ating mga kaibigan ng mga kalaban ngayon ng Jajang, kaya nagkaroon tayo ng operation. Nakakuha tayo ng isang body count, saka isang M16, saka mga pareparnalia, subversive pareparnalia na talagang ito ay gamit ng mga kabilang pilotan. Sir, sa nangyari po ang encounter, sir, ano po ang magiging epekto nito sa makakaliwang grupo at sa kasundaluhan natin ngayon, sir, sa regarding sa nangyaring encounter na nangyari? Ang encounter nito ay napaka-laking babala, isang katagumpayan sa 14IB. Dahil ang encounter na ito isang pasimula ng mga aktibidades ng 14IB, lalong-lalo na sa incoming election, na kami sa 14IB ay talagang walang sawa o wala kaming pagod na nabibisita sa mga barangay para mapigyan ng proteksyon, ng katahimikan ng mga barangay natin para hindi sila ma-intimidate sa election na to at magkaroon ng magandang kayusan dito patungo sa development ng area ng buong Eastern Samar. Sir, nasabi niyo rin po regarding dyan sa eleksyon na malalapit na eleksyon. Ano po ba ang parte ng magiging parte ng kasundaluhan ngayong aktibidades na gagawin nila ngayong papalapit na eleksyon at sa bilang pangangampaya ng ating mga politika? Di bali sa COMELEC resolution, meron tayong specific role ang AP. Kakaroon tayo ng checkpoint sa katunayan. Nung 10 ay nagkaroon tayo ng paglalagay ng checkpoint with PNP. Tapos nga meron pa kaming pagpag-ugnayan dun sa Borongan, yung PIP Eastern Samar Development for Peace Forum, na kung saan tinalakay ang automation, saka yung mga gagawin sa eleksyon. Yung kasundaluhan sa PNP and COMELEC, meron ng mga specific na gagawin yan para sa amin. Sabi ko nga kanina, meron tayong checkpoint. Tapos, pangitiliin natin ang pangalagaan natin ng katahimikan para magkaroon ng honest, clean, and very credible election. Kuya Aaron, nakasama po natin ngayon si Colonel Jaime Fernando Hidalgo, ang commanding officer ng 14th Infantry Battalion. Sir, hihingi lang po kami ng huling mensahe, sir, para sa ating tagapakinig at nanonood ng TYMS Aksyon Radio. Ay, napakagandang pagkakataon para sa akin magsalita ng huling panalitang binigay niyo sa akin. Sapagkat ang gusto kong sabihin, lalo na sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga kalaban at sa ating mamayan, ng Philippine Army, ang 14IB in particular, kami ay inyong kaibigan. Kasanggaan niyo kami para magkaroon tayo ng magandang katahimikan dito sa lalawigan ng Eastern Samar para magkaroon tayo ng natawag na efficient development. Asahan nyo na sa dating na election, ang 14IB ay magiging apolitical. Sa gitna tayo, wala tayong kikilingan. Kung ano sinasabi ng COMELEC, ay nasusundin natin. Sa mga ating mga nanonood, pagbulig-buligan natin to, magtulong-tulungan tayo. Ang laban natin, ang laban namin, ay laban nyo, laban nating lahat. Tayo, tulungan nyo kami kung talagang kami ang tinuturing nyong
sundalo ng bayan, tulungan nyo kami katulad ng ginawa ng ating mga kasamahan o ating mamaya na nagsabi sa mga information kapon. Madali natin makukuha yan. Huwag kayong matakot. Kami ang tunay na army ng sambayanan. Malakas kami, kayang-kaya namin sila. Okay, at napakinggan po natin ang pahayag ng commanding officer ng 14th Avenger Battalion. Ito po ang inyong kuya na nag-uulat para sa Tele Radio News Center. Back to studio, Kuya Aaron.